Hindi ko alam kung tutuloy pa ba akong umuwi ng Pilipinas o hindi na lang. Di pa ako nakakapag-book, eh sumasakit na yung ulo ko dahil sa napakamahal ba naman ng ticket. So andito na nga kami sa Olamigo. Pinoy ang maari nito. Meron silang remittance, travel and tours. Nagde-decorate din sila ng mga events. May photo booth din sila and meron din silang Pinoy restaurant. Nagta-translate sila ng document. Pwede ka din magpaayos ng arraigo or papers mo dito sa Spain sa kanila. Pwede ka din magpaayos ng nationalidad mo or citizenship mo sa kanila. And pwede ka din magpaayos ng papers or magpa-renew ng papers mo sa kanila. May mga iba pa siguro silang services na hindi ko alam. Visit na lang kayo dito sa office nila. Dito lang to sa Calle Bravo Murillo 129. And yung Pinoy restaurant pala nila, malapit lang din dito sa Calle Bravo Murillo 202 naman siya. Halos lahat ata nandito na sa kanila. Meron din sila atang private insurance. Narinig ko dun sa isang customer. Nagpapaayos siya kasi ng sanitas niya. Marites ako, no? At alam nyo ba, mga amigas? Ang gaganda ng mga balloon decorations nila. Kaya sa mga balak mag-birthday or mag-party, pwede kayong mag-avail sa kanila. Ito yung mga samples ng mga decorations nila. Diba ang gaganda? At sa mga oras na yan, nagtatanong na kami ng murang ticket at talaga naman, kamamahal. Pag talaga gantong summer, napakamahal talaga ng ticket, lalo na't napakalayo ng Spain sa Pilipinas. Oh my gosh naman! Tanong nyo naman kung magkano ang pinakamurang ticket na na-search niya. 90,000 ang pinakamurang ticket pa uwi ng Pilipinas. May gulay. Late na din kasi kaming kukuha ng ticket kasi hinintay pa namin yung approval ng papel ni Sak. Nag-renew kasi siya. Hindi rin okay sa amin yung pinakamura kasi hindi namin kilala yung airlines. Kaya nagpahanap pa kami ng iba. Qatar Airlines yung umukay sa amin and nagustuhan din namin yung date ng uwi ng Pilipinas at yung date ng pagbalik din namin dito sa Spain. Okay, so inform ko lang po kayo regarding sa ating 24 hours before your flight. Kami po ang mag-ready na lahat ng mga papeles ninyo. For example, yung e-travel pass ninyo, kami na po mag-ready. I-online check-in din po namin kayo para maibigay na namin yung boarding pass ninyo. So lahat po printed na siya. Darating kayo sa airport, hanapin nyo lang yung priority pass. Sabihin nyo na nakapag-online check-in na kayo at yung kailangan nyo lang tawin is bag drop-off. Kumbaga, iiwan nyo lang yung maleta nyo. So iiwan yung mall doon and pasok na kayo kagad. Kasi yung upuan po ninyo, mamimili na rin po tayo. Hanapin natin yung ano po yung hanapin? Yung counter po kung saan may check-in. Di ba usually minsan nahaba ng pila. So hindi po kayo pipila sa mahabang pila dun sa maliit. So ito na nga, naipareserve na namin ang ticket namin. Ay, ito na nga, moment of truth na ba? Alam ko, gusto nyo na rin malaman kung magkano ang ticket namin. O, kunwari pa kayo. Nako naman, mag-uulam na ata ako ng asin sa Pilipinas neto. Sa palitan ngayon, 96,000 pesos ang ticket namin bawat isa. Depende pa sa palitan yan. Siguro nasa 96 to 98,000 sa pesos. Wala na din kami magagawa na kundi kagatin na kahit mahal siya. Matagal-tagal na rin kasi hindi kami nakakauwi. Diyan ninyo. So this is the total price natin per pax. But dalawa kayo. So it's this one yung treated. Okay? Initial down payment natin for today is 900. Bale. The remaining balance, i-verify ko siya. Bale. By tomorrow, I'll let you know kung pwede pa hanggang katapusan ng June. Bale. If not, i-message ko kayo tomorrow. Bale? So, ito ang ating terms and condition. In case na gusto niyo i-cancel ang ating flight, ito ang ating penalty. Bale? No! Yes, free ticket. So, if ever cancel naman... Cancel yun. If ka-cancel yun. 150 na yun. Iba naman yung ano, mm-hmm. Rebook. Yes. And then, etong penalty pag na-late tayo sa payment na. Bale? Okay. Siyempre, medyo makaka-discount kayo ng konti kung kayo mismo ang magbubook online ng mga tickets nyo. Pero para sa amin, mas okay na may agency ka. Kung sa nakikita nyo naman, ina-explain sa amin lahat. And in case na magka-aberya, sila ang aayos at tutulong sa'yo. And sila din bahalang mag-prepare ng kailangan mo. Like yung e-travel pass, sila na bahala gumawa nun, pa-uwi at papunta. Sila na din ang mag-check-in sa'yo online. So, ang return flight ninyo is August 22, alas 7 na hapon na inyong flight sa Kuwait. Arrival ni Milando ay sa alas 11 ng gabi. And then, ang inyong departure is 7:15 ng umaga. So, ito yung 8 hours, 7:15. Bale? Anyways, pabalik naman na yan sa Taiwan. So, at least makaliwaliw pa kayo sa airport ng Doha.
So, ang arrival natin sa Madrid is 2:35 ng hapon, bale? The same tayo, 4S. Arrival nyo pala sa, sa flight is wala ng terminal, isang terminal lang yan, bale? So, 4S din. Ang inyong maleta is 45 kilos, nag-isa kayo, bale? Ay, 40 kilos. Okay. Yung hand carry, 7. The 7 kilos hand carry. So, pasign na lang ako dito, and dito, wala ako ng buwan. Ano po pala yung mga ano ngayon? Requirements? Yes, okay. Explain ko sa inyo. Ay, good. Ako ba dito? Yeah, isang ano lang yan. Ah, isa lang. Yes. Kala ko may name. Naka-under lang sa name mo. Okay, and then, no, isang resibo lang. Ay, pero... Parang pinagsama ko na kayong dalawa. Ah, so bale? Hindi na ako pito ko na. Hindi na, isa dito. Bale, so ito ang inyong reservation slip, bale? Okay, ang requirements natin, pag pabalik tayo ay... Ano mo sa lahat? No, i-recommend ko naman kayo na pakadali na. Vacunado na kayo, the first and second dose, yeah. Bale. So, if vaccinated na kayo, kailangan lang natin information ng inyong vaccination. Certificate? Oo. Ang nakamit yung booster na din. Okay. Bale, minimum required dalawa lang na bakuna. So, ang e-travel card niyo kami nang gagawa dito, bale? Yung online check-in namin kayo, and then we will give you the option na mamili rin ako po. Para pagdating ninyo ng airport, hassle-free na, all you need to do is to drop your bag. Yun lang. Okay. Bale, yun lang yung requirements sa ngayon. Itingnan natin, baka in the future, biglang tanggalin na rin yung e-travel card kasi medyo dalawang buwan pa namin. Bale, but for the meantime, the current requirements, yun lang. And then, pabalik ninyo naman Madrid, contact us 24 hours before your flight. Bale, para naman i-ready namin yung e-departure card ninyo. Kami rin ang gagawa. O-forward namin sa email ninyo, pwede nyo siyang i-save sa phone na lang or i-print nyo siya para pag-departure nyo ng Pilipinas, yun ang ipapakita ninyo. The same, yung online check-in namin kayo, mamimili ko na upuan na gusto ninyo upuan. Bale? So, yun lang ang aling saan po namin kayong contact? Yes, ibigay ko sa inyo. Actually, yan, dito yan. And then yung phone number ko, 6416-58807. Bale? Ayan yung... Pwede sa WhatsApp? Yeah. Pwede sa WhatsApp. Pwede bang po tumawag sa akin sa WhatsApp? Una. Basta nakakonect ka lang sa internet. Bale? So, yung WhatsApp number ko yan, ako may hawak niyan. So, whatever problem na mangyari during the airport, tawagin mo lang kami. Tawagin mo lang kami, bale? And then we will assist you all throughout hanggang sa makarating kayo ng Pinas. And then, one more important thing, minimo 3 hours before your flight, pumunta kayo ng airport. Dapat nasa airport na kayo. Huwag niyong hintayin na 2 hours or 1 hour gaya nung last mga client namin. 1 hour before the flight. Dumating siya ng airport. Naiwan siya. Pag pag naiwan ng aeroplano, obviously, re-book tayo. Bayad na option. Additional. 3 hours. Pero yung araw na yun, nakaka-addition siya. Yes, may option siya, pero hinanapan namin siya mas mura-mura. Kasi bukod sa no-show siya, may penalty kasi yun. Pag na-late ka at hindi ka nakasampa ng aeroplano. So, iwasan natin yun, bale? Minimo 3 hours. Kung kaya niyo 4 hours, mas ako, personal, mas gusto kong naghihintay doon kasi sa nagmamadali. Kasi you'll never know, minsan baka biglang parahin ka sa immigration, may kailangang hingiin, or etc. etc. Mas mabuti na meron kang margin ng bale? Anyways, magkikita ulit tayo bago kayo mag-flight. Okay. Bale? Update and namin kayo. Pupunta kami dito ulit. Yes. Yung mga... Para ibigay ko yung printed copy ng inyong mga ala. Bale? Okay. Okay. So yun lang. Thanks. Thank you so much. Bye. Salamat.